Naglabas na ng kanyang pahayag si Pura Luca Viga sa kanyang viral video na binatikos ngayon ng karamihan at ito ang nakakagulat at hindi katanggap-tanggap na kanyang sinabi. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Kinundi na ng ilang mambabatas ang viral Ama Namin performance ng drug artist na si Pura Luca Viga. Malinaw na pambabastos raw ito sa pananampalataya ng Kristiyano ng mga Pilipino. Marami ang bumatikos ng ilan sa atin dahil dito. Isa ang trans LGBT woman kahit parehong LGBT community. Hindi nagustuhan ang ginawa ni Pura. Bilang isang Katoliko, giit niya, isa itong pambabastos at kawalang respeto. Dahil umano sa ginawa niyang ito ay hindi dapat palagpasin, lumalakas raw ang loob nito at masyado nang malaki ang ulo. Napaka-entitled daw nito dahil sa kanyang hindi katanggap-tanggap na ginawa. Pakiusap pa ng District Bataan na si Geraldine Roman, let's be fair. Marami kaming mga Katoliko na mga LGBT na nagmamahal, sumasalang at naglilingkod sa Diyos at simbahan. Kaya naman, nais rin ng ilang senado na magpasa ng batas ukol dito. Naniniwala rin sila na ito na ang pinakamalalang pag-abuso sa ating freedom of expression habang pinapanood nila ang viral video na ito. Samantala, nagbigay na ng kanyang pahayag si Pura ayon sa kanya na naiintindihan niya na marami ang na-offend sa kanyang ginawang performance. Pero pinaninindigan niya na wala dapat umanong magdikta sa kanya kung paano niya ginawa ang kanyang pananampalataya. At hindi umano niya kailangang magbigay ng paumanhin o i-take down ang video nito. Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Ayon pa sa kanyang post na tila pang-aasar pa nito. Ikaw, ano ang masasabi mo sa videong ito? Sang-ayon ka ba na ang kanyang ginawang performance patungkol sa Diyos ay isa lamang umanong art? Mag-iwan ng komento sa baba.